The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.' But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, turn the other one as well. If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand over your cloak as well. Should anyone press you into service for 1 mile, go for 2 miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow. You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? If you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So once again, good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. Well, of course, I was so blessed today because I'm with you. At ang famous na laging naririnig ko dito sa community na to is yung God is good. At sasagot ng all the time. So truly, indeed, na talagang God is so good. Can you imagine, andito ko ngayon. Sabi nga last week ni Brother Ernie, no? Na si Brother Joel, when I was participated in this community, sabi nila, I will use the word, uhugin pa, no? Parang batang-bata pa kasi ako noon. And well, of course, just because of this community, lumago yung aking pananampalataya. And I was also surprised, no, na yung celebration ng commitment last week, part pala ako doon, no? Lahat nagkagulatan, no? Kahit ako. And hindi natin masasabi na ito ay coincidence or destiny. But for me, it's still God's plan. No? Plinano ng Diyos yung lahat ng mga bagay sa buhay natin. Ako, sasabihin ko nga sarili ko, garbage lang ako noon, no? But now, I am with the Lord. At yun yung magiging inspirasyon natin sa buhay natin. And this community talagang helped me a lot, no? Para maging part ng true servant of Christ. That's why, my dear brothers and sisters, talagang mabait ang Diyos sa atin. Hindi ko nga in-expect madaling araw si Ma'am Del tumatawag sa akin, no? Just to confirm na kung a-attend ako dun sa commitment day. Hindi ko pinapansin yung unang tawag niya, no? Kasi nga madaling araw, katutulog ko pa lang noon. And then tumawag siya uli, no? Hindi ko pa rin pinansin. And then yung third time, sabi ko baka emergency ito, no? So nung sinagot ko na at sinexplain na nga niya na kung pwede nga daw pupunta ako. Alam niyo ba, sabi ko nga, God is good. Bakit? Kasi yung supposedly schedule ko na-cancel at dito ko dinala, no? Hindi ako nag-promise kay Ma'am Del na pupunta ako dito, pero gumawa ng paraan ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, yung God's plan, at dito ko dinala. And even yung schedule ko ngayon, ni-schedule ako today, tapos sabi ni Ate Sally na baka magawa ng paraan,
ang bilis nung reaction. Nagawa ng paraan ni Lord, kaya ngayon nandito ako. See? Kaya yung alam natin, yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin ay napakaganda, no? That's why in our readings today, to reflect upon, in the first reading, napakaganda, no? Yung reminder ng Diyos sa atin. Sa umpisa pa lang, ang sabi niya sa Book of Leviticus, "Be holy, for I, the Lord, your God, am holy." Napakaganda. This reminds us to be holy. But of course, being holy is not easy. Sino sa inyo magsasabing kayo ay banal? No? Dadaan tayo sa maraming proseso, yung purification na kailangan nating gawin habang tayo ay nabubuhay para makatupad tayo dito sa sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay kailangan maging banal. And in the definition, sinasabi dito, exalted or worthy of complete devotion as one perfect in goodness and righteousness. Perfect in goodness and righteousness. Wala sa atin ito. But, nagsisikap tayo na maging mabuti at maging karapat-dapat para tayo ay tawaging banal. So, ito yung napakagandang paalala sa atin nitong first reading. Magkakaroon nga lang tayo ng problema dahil nahihirapan tayong gawin ito sa ating kapwa. Sabi nga dito, "You shall not bear hatred for your brother or sister in your heart. Take no revenge and cherish no grudge against any of your people." See? But oftentimes, this seems impossible to do. Mahirap nating gawin itong bagay na to. Kasi every time na nasasaktan tayo, gumagawa tayo kaagad ng reaction sa buhay natin. Subukan mong sampalin yung katabi mo nang walang dahilan. Ano kaagad ang gusto mong gawin? Ano kaagad ang reaction natin? Of course, gumante. No? Yan yung laging immediate, no? Yung mabilis nating nagiging reaction, yung gumante. What more pa kaya yung sinasabi sa atin, yung chinachallenge sa atin na "You shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. And by this, we will have a chance to become holy." And in our responsorial psalm, ano yung sinasabi doon? Napakaganda nung inawit o kinanta nung ating psalmist. "The Lord is kind and merciful." Tayo ba? Kaya nating maging mabuti? Kaya ba natin na maging merciful sa ating mga kaaway? Of course, sabi ko nga kanina, mahirap itong gawin. Pero dapat nating panghawakan. Dapat nating isabuhay itong mga bagay na to so that we may be able to do good and avoid evil. Yan naman yung talagang mission natin, no? Gumawa na mabuti at iwasan ang paggawa ng masama. Pag nagawa natin yan, of course, tatawagin tayong holy. Look at the life of our saints. Iba-iba ang kanilang karanasan, pero gumawa sila ng mabuti at iniwasan nila ang paggawa ng masama. And in our second reading, tayong mga charismatic, tayong mga laging nag-a-attend ng LSS, ito yung lagi nating pinanghahawakan. Ano ito? When we receive the Holy Spirit, ano na nagiging katawan natin? Diba? Temple, no? Ito na, the Holy Spirit always dwells in us. No? Kaya kailangan, kung andito na ang Holy Spirit, hindi na tayo gagawa ng masama. Hindi na tayo mananakit sa ating kapwa. At yung nire-remind sa atin, to forgive, no? Those who hate us, those who persecute us. Ito na yung kailangan natin gawin. Kasi nananahan na sa atin ang Espiritu Santo. But again, nahihirapan tayong gawin ito. Bakit? Kasi nga, meron tayo dun sa dalawa sa capital sin. Ano yun? Pride and anger. No? So yung bagay na yan, na kapag sinaktan tayo ng ating kapwa, yaan yung laging umiiral sa atin. No? Hindi tayo makapagpatawad just because of our pride. Hindi tayo makapagbigay ng forgiveness just because galit yung namamayani sa puso natin. So,
kontra ito, conflict ito, opposite ito doon sa sinasabi ni St. Paul from the letter of first doon sa Corinth na, do you know that you are the temple of God and that the Spirit dwells in you? So, hindi na pwede. Magkakaroon tayo ng problema. Kiniklaim natin na nananahan sa atin ang Espiritu Santo and yet, nabubuhay pa rin sa atin yung pride at yung anger. No? So, ito yung mabigat. Kaya sabi ko nga kanina, hindi ito madali. Ano ngayon ang nire-remind sa atin ng ating Diyos sa ating gospel? But I say to you, love your enemies. No? Mahalin mo yung iyong kaaway. Hindi doon nagtatapos. May sinabi pa siya, and pray for those who persecute you. Ipagdasal natin yung ating mga kaaway. Common ito, no? Pinagdadasal natin yung ating mga kaaway. But, in other way around. Ano yung madalas? Mamatay ka na sana. No? Lalo na yung mga nakagawa sa atin o yung talagang nag-destroy ng reputation natin, ng mga credibilities natin, lalo na yung talagang nakasakit sa atin, no? Yung grabe, yung talagang ginawa nila sa buhay natin, denown talaga tayo. Sa tingin mo ba, ganun kadali, na ipagdadasal ko to? No? Pero sa atin, na mga talagang nakakilala na sa ating Panginoon, hindi man natin sila ipagdasal ng ayon dun sa kalooban natin, but sinasabi natin, Lord, ikaw na ang bahala. See? Yan yung mga taong namumugad na o pinamamahayan na ng Espiritu Santo. Ipinagpapasa Diyos na lang natin yung mga bagay na kung saan marami sa atin ang naka-offend. Marami sa atin ang nakasakit. At sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating buhay. Well, prayer is very important. Kailangan natin ipagdasal upang nang sa ganon magkaroon tayo ng sinasabi natin na hindi lang yung peace of mind but also peace of heart, yung kapanatagan ng ating puso. Sa buhay natin, sino dito ang hindi naka-experience ng sinaktan, niloko, no? Lalo na yung sa business natin, bumagsak ang ating negosyo just because itong mga tao to, niloko tayo, no? Meron pa nga dyan, nangutang sa atin, no? Sino dito ang walang utang? Lahat tayo may utang. Nagbabayad ba kayo? No? Eh kung hindi kayo binayaran, nagagalit tayo, no? Yun yung mahirap at nagtatanim na tayo ng sama ng loob. Yun yung mga bagay na kung saan nagpapabagsak sa ating pananampalataya. Ito yung mga enemies natin, no? Dalawa yung enemies natin. Well, unang nanggagaling yan sa evil, no? Tinuturuan ng evil na magalit tayo. Tinuturuan ng evil na tayo ay maging ganito. But of course, tayo na naglilingkod sa Diyos, kaya na natin itong paglabanan. That's why, my dear brothers and sisters, marami sa buhay natin ang china-challenge tayo, lalo na yung ating kahinahunan, yung ating buhay na kung paano tayo magpapatawad sa ating kapwa. Noong February 14, Valentine's Day, marami ang nasaktan, marami ang niloko, marami ang nakaramdam ng cheating sa kanilang mga partners. Gaano kabigat ito sa puso ng mga taong naloloko o niloloko? Diba masakit, no? Pero kaya mo bang immediately mapatawad yung mga taong naloloko sa'yo? Hindi ganun kadali. Meron tayong tinatawag na healing process. That's why kapag ka nagkakaroon ng healing mass, hindi lang yung physical healing ang ginagamot natin. Even our spiritual healing. Kailangan gamutin din natin ito, no? At paano natin ito magagamot? Anong tinatawag natin dyan? Reconciliation. Confession sa ating Diyos. Nang sa ganon, magamot yung ating kasalanan. Yan yung napaka-importante. Well, my dear brothers and sisters, yung anger, yung mga pain natin, yung mga pride natin, yan yung nagkukos kung bakit tayo nagkakaroon ng maraming sakit. Nagiging anxious tayo. Nagkakaroon tayo ng maraming stress. At pag ganyan, hindi tayo nakapag-perform na maayos, even sa ating trabaho.
Kapag papasok ka sa trabaho, sinimulan ka na kagad ng puro galit, puro inis, anong performance mo? Apektado ang lahat. Even your relationship dun sa kasama mo. Wala naman siyang ginagawa sa'yo, masisigawan mo. Bakit? Kasi nga nananahan sa'yo yung galit, yung inis, yung pride mo na hindi ka makapagpatawad. Hindi mo kayang makapagbigay na makapag-giveaway sa mga maliliit na bagay. So ito yung challenge sa atin, to forgive, to pray, and to love our enemies. Kaya ba natin itong gawin? Kaya ba natin itong isabuhay in our daily lives? Mahirap, pero we are still longing for this action. Kailangan natin talagang gawin ito sa ating buhay. Imagine, tayo, nagdadasal tayo ng napaka-beautiful prayer ng ating Panginoon, yung Lord's Prayer. And then, some part of that Lord's Prayer, we're asking for our forgiveness. And we're always also saying that, forgive those who trespass against us. Tama? But the problem, totoo ba na nagpapatawad tayo? No? Kung hindi tayo nagpapatawad doon sa prayer na yon, huwag na natin idasal. Kasi niloloko lang natin ang ating sarili, niloloko lang din natin ang ating Diyos. Nagiging recital lang yung ating prayer, pero wala sa ating puso. Kaya kung imi-mention natin ito, make it sure na nakapagpatawad tayo sa ating kapwa. That's why, my dear brothers and sisters, today, we are really challenged na paano natin ito isasabuhay. Yung mga bagay na kung saan ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin na tayo ay maging banal. Tayo ay kailangan makasunod sa kalooban niya. Let us pray at this moment that the good Lord continue to guide us and teach us to love, forgive our enemies. Let us pray also for them so that we may be able to call the children of God. Again, in the first reading, God says, "Be holy, for I, the Lord your God, am holy." Amen.